Makikita sa CCTV footage na ito ang pananampal ng isang lalaki sa isang pulis sa Calibo, Aklan. Ayon sa pulisya, sinita nila ang suspect na si Elnor Villorente dahil may nakakabit na illegal na muffler sa kanyang motorsiklo. Nagkainom din umano siya ng alak. Nakipagsagutan daw siya sa mga pulis. Dahil dito, dinala nila ang suspect sa presinto. Dito na raw, biglang nanampal ng Deputy Police Chief ang suspect. Pinag-aaralan pa ng mga otoridad kung magsasampa sila ng reklamo laban sa suspect. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect. Sa Negros Occidental, tatlong miyembro ng armadong grupo ang patay nang makainkwentro ang pulisya sa bayan ng Calatrava. Kinilala ang mga nasawi na sina Ricardo Mangkaw, Ramil Castor at MR Himang. Ayon sa pulisya, nagsasagawa ng operasyon ang ilang miyembro ng Regional Mobile Force Battalion nang mangyari ang inkwentro sa Bukiring bahagi ng Barangay Cambayobo. Bigla na lang daw nagpaputok ng baril ang armadong grupo kaya bumuwelta ang mga pulis. Matapos ang halos 5 minuto ng putukan sa pagitan ng dalawang grupo, napatay ang tatlong lalaki. Wala namang sugatan sa mga pulis. Sa clearing operations naman, arestado ang tatlo pa nilang kasamahan. Giit ng pulisya, sangkot ang grupo sa ilang kaso ng pangingikil sa lugar at ilang operasyon laban sa pamahalaan. Nakumpiska sa mga suspect ang dalawang homemade na baril na may bala. Walang pahayag ang mga naaresto. Update naman sa pagsasara ng Boracay, pinaiiral na ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa isla. Kasi because of the declaration of the state of calamity, so automatic na may price freeze na yung tinatawag. Mahigpit na magbomonitor ng presyo sa mga tindahan ng DTI, ang mga lalabag pagmumultahin. Salima Refran, GMA News.